Morning guys, it's our day off. Day off natin. So pupunta ako sa isang restaurant ngayon. Mayroon na sa akin nag message taga dito sa Hong Kong na kung pwede daw i-promote ko yung kanilang restaurant dito sa Central. Pupunta ako ng Central ngayon. Tapos bibigyan nila ako ng incentive. So tara, sama ko kayo doon. First time na may magpapromote sa akin na restaurant dito. Wow. Nakaka-proud. Tapos, meron ding isa pa na gusto niya ring i-promote ko yung business nila. Kaso ayoko lang kasi ang business niya is yung loan shop. So ayoko nang gano'n na pag mayroon daw umutang dun sa kanyang shop, dun sa kanyang store, is meron akong incentive. So ayoko nang gano'n kasi nagpo-promote nga. Nag-share nga ako dito sa aking social media na ayoko nang may mga utang-utang kasi mahirap. So ayokong ayokong mag-promote ng gano'n na loan. Kaya sa mga nag-PPM sa akin about loan shop, no ako dyan. Yung mga restaurant gano'n, kainan or mga lugar, pwede. Nakakatuwa lang kasi kung saan-saan na nakakarating mga video natin. And yeah, yun nga yung isang pupuntahan natin ngayon. Is fine Filipino na kainan siya guys. Filipino restaurant. Pero yung may-ari is Pakistan. Half Filipino lang siya. Tapos meron silang kainan dito sa Hong Kong na niluluto nila yung mang inasal, di ba? Kaya siguro pinapapromote niya sa atin kasi marami sa ating nanonood na mga Pilipino. Tapos mahilig sa mang inasal, di ba? Namimiss natin yung sa Pilipinas. So nagawa sila. Ano yung pinakaayaw niyong ginagawa sa loob ng bahay ni Amo? Ako, yung pag inuupuan ko yung bata sa hapon na maglalaro kami, na ayaw matulog, tapos maglalaro kami kasi ako antok na antok ako, ewan ko ba, kahit gumagalaw ako, sobrang antok na antok ako niya. Wag lang akong pauupuin kasama yung bata talaga. Hay, hindi ko talaga carry. Going to MTR. Ipapalit ko yung isang octopus ko guys para may pamasahe ako. Hindi ko naman kasi nagagamit. Pag pinalit ko kasi yun, pag ibinalik ko pala dito sa MTR station, nasa $50 yung makukuha ko. Tapos, di yun na yung pamasahe ko balikan. Kasi hindi ko naman na siya ginagamit. Ibinili ko yun dati. Ang ginagamit ko naman yung sa amo ko at yun ang may laman. So, ibalik na lang natin ngayon para meron tayong budget. Daming tao, no? Pupunta ako sa station. Medyo malayo. Nasa kabilang dulo pa. Pilipino, ganyan mga kinakain na nila. Magpalipas lang ng ano sa iyong prate. Ang sarap niya, promise. Ano to? Lichon paksin ko. Opo, patagulan niya tayo. Inukuan. Bawal yan dito. Liver, masarap ang din. Ano pate? Ano pa dyan? Ano pa dyan? Ano pa yung ang gusto mo na ulam? May Bicol Express. Sige, Bicol Express. Isang. Magkano yung mga ulam-ulam, te? Ano yung Bicol Express mo? Te, magkano yung mga ulam-ulam? 25 lang. Yan o, 25 lang siya. 25 ang ulam. Kung may kanin, 35 may kanin. Basta marami din. Ay, marami din. Alin namin mainip pa. Go, te. Hello. We die when today. Hahanapin natin yung restaurant. And Ate, kasama si Ate. Nakarating kami dito sa Ferris wheel. Hinahanap namin yung ano nga ba tawag doon, yung parang dumuduyan ka na makikita mo yung 360 view ng Hong Kong. Wala na siya ngayon. Nasa ano ba yun? Ito din sana dai. Ayan. Hindi pa ako nakaakyat dyan. No, hindi pa ako nakaakyat. Free lang? Nung pagpunta namin. $20 lang yun. $20 lang yung bayad yata. Ewan ko kung hindi pa nagbabago. Dati free. Wala na tayo. Next time na, experience niya na kasi. Kaya ayaw niya na. Kasi na-experience niya na eh. Hanapin namin yung restaurant na ipopromote natin kasama tong dalawang ito. Ganda oh. Thank you.
ayun yung nilakad natin. Tapos, akit kayo dito and then makikita nyo yung Sobremesa. So, we are here guys, Sobremesa. Ayan, yung restaurant niya. Pasok tayo sa loob, tingnan natin. Wala pa yung order namin, kaya pakita ko muna sa inyo yung itsura niya dito. Pilipino yung may-ari niya. Yan siya. Yay! Maraming tao, maraming Pilipino. Iba-ibang lahi yun nandito. So, ayan siya. So, ito yung kanilang menu for dining, guys. Filipino style namang inasal dito sa Hong Kong. $58, ayan. Itong whole chicken pang, 4 pieces na siya, $158. And the rice, mag-add ka lang ng $25, o di ba? Tapos, ayan, meron silang achara, extra rice, soft drinks, $20. And juice, they have $20. Also, coffee, $20. Pagsubuan kayong dalawa. Okay, action! Daan tayo dito dahil malapit na ang Chinese New Year. Makikita nyo, puro ganyan na ang design. Malapit na, 2 weeks na lang. Ah, o nga, almost. 3 weeks, Chinese New Year na. Excited na ba kayo? Sa Ampaw? Sa Ampaw talaga excited. Eh di sa ano dai, mag-aano tayo ulit kita, third week o second week. Kasi ang Chinese New Year ay hanggang 13 eh. 13. Oo. Third week? Oo. 11, 12, malalaman 13. Malalaman 12, 13, ko 14, 15. 17 tayo magkikita. Ganda. Sana hindi budol. Mapunol na naman ako. Sabi ko nga, Day, ayoko kwento. Ayoko sabihin ni kanino kasi di ba nakaraan na budol na ako. Baka papagalitan ako. Ayan, nabudol ka na naman. Hindi ka na nadala. So, ganito. Sinamahan ko siya kasi hindi dapat ako sasama. Kaso nga, sabi ko, samahan na lang kita. So, yung ano niya, carousel ba? Oo. Ayun, second hand na iPhone, guys. Ayan siya, $2,500. Tapos, tingnan na namin ngayon. Hindi lang namin ma-set up kasi yung Apple ID, hindi namin makuha yung password. Ang hirap. Ang hirap. Tapos, ayun, nakuha niya na. And itatry kong ano, kung ilan yung okay siya. Itatry niya kasi second hand yun. So, maghihiwalay na kasi kami. Sabi ko, hindi na tayo nakapag-vlog. So, ayun, Dai. Thank you. Bye. Bye-bye, Dai. Thank you sa pagsama at vlog kanina. Bye-bye. Hi, Ate Ro! Shout out sa'yo, Ate Ro. Okay na si Ate Ro. So, ayun, nakuha niya na yung iPhone niya. Sabi ko, nga, baka meron pang isa. Sana okay. Kasi second hand siya, guys. So, ayun. Pero parang, ano pa karamdaman? Okay naman. Sa Chinese yung may-ari. Ano? Chinese siya. Ayan, ano, magpalit lang daw ng code. Kaya, oh, okay naman. Parang okay naman siya kausap. So, ayun, pinagitinginan na kami dito. Sige na. Bye-bye! Bye-bye! Pakainin dito ako na. Subscribe. So, I wanna promote na ng ano, sariling. Sige na. Bye-bye! Bye-bye, guys! Dito na ako. Thank you. Bye-bye! Ayan, sasakay ako ng Kennedy Town. Dito daw yung daan. So, ang habang nakaraan nito, guys. Tapos, pagdating ko doon sa Kennedy... Ah, Central pala. Sasakay lang ako ng Kennedy Town para pumunta ng Central. Tapos, uuwi na ako. Sakay ako ng bus na magbabastang tayo. Ayoko na mag-NTR dahil ang haba-haba ng lalakarin ko. Grabe. Pag nag-NTR pa ako. Pero wala naman siya masyadong traffic. So, ayun, magbus na lang tayo para relax-relax. Kasi pag sa MTR, hindi ako nakaka-relax kasi natatakot akong makalampas or what. Pero pag sa bus tayo, pag sumakay ka ng, sa Central ng isang sakay, pagbaba mo, yung parang relax ka ba kasi alam mo yung last na tigil, doon ka bababa sa station mismo. Pag MTR, titingnan mo pa kung anong station ka na. Kung baga tapos nakatayo pa, wala ka pang maupuan dahil punuan ng MTR.
So ayun, tara muna. Yung pagkatapos ng day off mo, tapos pag nakikita mo na dumidilim na, parang nalulungkot ka na kasi pauwi ka na naman ng bahay ni amo, tapos kinabukasan, bakbakan na naman, isang linggong bakbakan na naman guys, mag-aantay na naman ng Sunday. Sinong mga relate dito na nandito sa Hong Kong, yung parang bigat-bigat na ng pakiramdam pagka madilim na, pauwi na ng bahay ni amo.